hula. Gagawa ako ngayon ng aking ginagawa taon-taon. Ibabahagi ko po sa inyo yung aking ginagawa taon-taon na nag-aalay po ako ng bali 12 na mga bilog na prutas taon-taon po. Ito naman po, nasa atin naman po ito. Kung maniniwala kayo sa swerte, pero po ako naniniwala po ako sa swerte na taglay nitong mga bilog na prutas. Dahil taon-taon po ginagawa ko ito sa amin habag nakainan sa pagsalubong ng bagong taon. Ipapakita ko po sa inyo ang aking ginagawa na mga prutas na linalagay ko dito sa planggana. Taon-taon po akin po ginagawa ito. Ito naman po, bali papakita ko lang sa inyo, pero ang swerte po sa buhay ay nasa tao po yun. Kung marami nga po tayong pampaswerte, kompleto tayo ng prutas, sobra-sobra pa, pero nasa tao po yun. Kung hindi po kayo gagawa o kikilos, number one sa lahat po yung panalangin. At lagi kayong magpapasalamat sa Panginoon yung mga binibigay sa ating biyaya dahil laging maraming biyaya na dumarating sa atin. Yan po ang importante. Huwag po tayong makakalimot sa Panginoon. Kasi kung marami naman po tayong pampaswerte, kung hindi po tayo manalangin sa Kanya at nagpapasalamat sa mga dumarating at saka hindi tayo gumagawa, bali wala rin po yun. Kung nasa inyo po talaga ang biyayang dumarating na pampaswerte, na kailangan po kumilos talaga at gumawa at mag-isip kung ano yung mga atin gagawin para tayo swertihin sa buhay. Ito na po, ipapakita ko na po kung ano po yung ginagawa ko sa taon-taon. Atin na pong umpisahan. Ang aking unang inalagay itong pakuan kasi mabigat yung pakuan. Malaki na yung pinaglalagyan ko talaga, planggana. Yan. At ang isusunod ko po yung pinya. Pinya. Ito po ginagawa ko taon-taon. Pero nasa atin na po yun kung paano natin gawin sa ating buhay. Kung magtutulog lang tayo maghapon, hindi tayo kikilos, paano tayo siswertihin? Kailangan pa rin po natin ng tiyaga at sipag ang atin mga gagawa para tayo swertihin sa ating buhay. Yan po ang sikreto ni Lola para po tayo ay maging masagana ang ating buong isang taon. Kailangan po natin ay talagang magsikap sa buhay para po tayo ay swertihin. Ayan po, may pakwan, mga bilog po siya. Pakwan, ito ay suha, pinya, milon. Ito po ay, ayan po yung aking, ilalagay ko po sa ilalim yung matitigas na bagay kasi hindi na magkasya yung matitigas, ilalagay natin sa ilalim. Ayan. Mayroon pong bayabas. Tsaka dalandan. Ang sabi naman nila ay bali 12 lang. Pero itong aking ilalagay ay sobra-sobra po. Sobra pa sa 12. Ayan. Ilalagay natin yung mga matitigas sa ilalim para hindi, at saka yung ilalim kasi walang laman. Lagyan natin pati ilalim para siksik, liglig at umaapaw ang biyaya sa atin mga buhay. At naglalagay din po ako ng saging. Ang saging po ay kailangan walang bawas. Buo siya. Wala siyang bawas. Buo. Kumbaga, sa pamilya ay buo, isang piling ay sama-sama. Parang pamilya po.
Sama-sama. Yan, dito po ang saging natin ilalagay. Ah, ito naman yung ket-ket. Isang balot na ket-ket. Yan. Lalagay natin dito yung ket-ket. Bali, yung mangga kasi masilan ito yung mangga. Sa ibabaw na lang natin ilagay yung mangga. Itong hilaw, sa ilalim na lang. Ayan. Yung orange naman, kasi medyo matigas naman siya, pwede na dyan sa ilalim din. Ay, ito pa pala. Ayan. Milon. Ang milon. Tapos, lalagay natin tong... Ayan. Ay, mangga. Kailangan po hindi nahuhulog. Kailangan talagang kasyang-kasya siya. Lahat siya ay ano, kumasya. Mayroong peras. Peras at saka mansanas. Ayan po. Ayan po yung mansanas. Kailangan hindi siya mahulog. Ayan po, mansanas. Ay, teka lang po. Pwede natin ayusin uli. Hindi pa naman nakalipas yung ano, yung bagong taon. At ito pa nga po pala, chiko. Mayroon pa pala akong ilalagay na chiko. Kailangan dun sa ilalim na ito. Meron pa pong chiko. Bali, sobra-sobra po ito sa 12. Medyo hilaw pa naman itong saging, kaya pwede na rin siguro ito dito sa ano. Diyan. Dahil hindi magkasya, gagawa natin ng paraan para magkasya. Ayan po. Tapos yung mga mansanas, dito na lang siguro sa gilid. Pag ganito po yung paglagay ninyo. Pag ganito po yung anong paglagay niyo. Tapos yung, yan, yung mangga. Yung peras. Ang peras po ay paharap ang paglagay niyo. Paharap. Ayan. Tapos ito pang mansanas na red. Yung mansanas na red. Ayan. Ayan po. Ang alay ni Lola. Taon-taon. Hindi na po magkasya. Ito pa pala yung ano. Meron pa pala akong ilalagay. Ayan.
Pinas, pwede na rin dito. Ayan. Ayan po. Ayan ang prutas ni Lola. Taon-taon po ito. Ganito po yung ginagawa ni Lola. At pagkakain po pala kayo ng prutas, pwede naman pong kumain kayo ng prutas, pero yung pinakabalat po nito, pwede niyong ibalik dito sa planggana hanggang ano po, bali 12 na araw, pwede po ninyong kainin ito. Pero yung balat po, pwede ninyong ibalik dito sa lalagyan. Ngayon, pagdating po ng 12 na araw, pwede na po ninyong tanggalin yung mga balat-balat sa ilalim. Inyo na po ito nilinisin para po maging malinis na po din yung ilalim nito. At ito lang po ang binahagi ni Lola sa inyo na sikreto ni Lola, na para taon-taon po ay maging basagana ang ating buhay. At hanggang dito na lang po ang video ni Lola. At thank you po. Thank you sa inyo. At ito po yung ginagawa ni Lola taon-taon. Bye!